Nagsimula ang episode 4 ng The Uncanny Counter sa mga bully na hinahampas si Juyon sa sahig at siya ay agad na nawala ng malay. Nang malaman ni Somo na may problema ang kanyang mga kaibigan, tinanong niya ang bully kung nasaan sila at nagtungo si Moon sa isang silang gusali. Nagbanta ang mga bully na papatayin at ililibing silang lahat. Kaya naging emosyonal si Moon at naisaaktibo ang mga teritoryo. Naramdaman ni Weijen na nasa panganib si Moon, nabitawan niya ang kanyang tsaa, pakiramdam nito ay papatayin siya ni Somon. Tumingin si Hana sa labas ng bintana at nakita ang mga teritoryong naka-activate sa di kalayuan. Si Mayok ay nabigla sa kanyang nakita at sinabi na hindi pa siya nakakita ng katulad nito dati. Makikita sa episode na ito ang isang mapaghiganti na si Somon at ang kanyang emosyon na hindi makontrol. Agad na kinontakt ni Giran si Motak upang sabihin na hanapin si Somon. Ang grupo ay agad na tumungo sa teritoryo. Pinalibutan ng mga bully si Somon at sinimulan niya silang bugbugin. Ang isang point of view shot ni Moon ay nagpapakita sa kanya habang binubugbog ang iba't ibang bully. Pagkatapos ay naabutan niya si Hayokyo at binugbog niya ito ng paulit-ulit ngunit pagkatapos ay dumating si Motak at pinigilan siya nito. Nagbabala siya na malalagay siya sa problema kung papatayin niya ang isa sa kanila. Si Mayok naman ay pinagsabihan si Somon habang nakita niya na ang lahat ng nasaktang lalaki ay nasa sahig. Ngunit hindi nakakagulat na kinailangan silang labanan ni Somon dahil sinaktan ng mga ito ang kanyang mga kaibigan at pinagbantaan na papatayin sila. Sa halip na burahin ang kanilang mga alaala at ayusin ang kanilang mga buto, nagpa siya si Moon na tanggapin ang anumang parusa na dumating sa kanya para sa kanyang aksyon. Tumanggi siyang tanggapin ang tulong ng grupo at gumawa ng mas matapang na desisyon. Gusto niyang matapos na ang lahat at iniisip niyang ang parusa ang magpapatigil sa mga bully. Pinahahalagahan niya ang kanyang mga kaibigan sa pagtulong sa kanyang kapansanan bago pa siya naging malakas. Hindi naman sang-ayon si Motak na karapat dapat siyang parusahan. Nag-aalok si Mayok na ayusin ito, ngunit tumanggi si Somon sa kanilang tulong. Dumating ang mga pulis at humingi ng ambulansya si Somon at umalis ang kanyang grupo. Ang iba sa grupo ay nagmamadaling lumabas ng gusali habang ang mga pulis ay dumating sa pinangyarihan at dinala si Moon sa istasyon. Lalo lang itong lumala nang dumating ang mga konsintidor na magulang ng mga bully. Nagulat ang mga magulang na ginawa ni Somon ang lahat ng pinsalang ito sa kanilang mga anak. Inamin ni Moon na siya ang may kagagawan nito at handa siya na tanggapin ang anumang parusa. Tinuntok ng lalaki si Somon sa mukha at tinawag siyang pulubi. Bigla naman dumating si Jang Mal at Hana. Ipinagtanggol ng pinanser si Somon at sinabi sa kanila ang lahat na iniligtas lang niya ang kanyang mga kaibigan. Ipinakita sa kanila ng pinanser ang lahat ng metal pipe at kinumpirma na ang mga fingerprint sa mga iyon ay magtutugma kay Hayokyo at sa kanyang mga kaibigan. Inakusahan niya ang mga bully ng tangkang pagpatay at pagkatapos ay sinuntok ang isa sa mga ama ng bully. Hiniling niya na maparusahan ang anak ng alkalde. Lumitaw din si Naomin at Juyon sa hagdanan at matapang na ipinagtanggol ang kanilang kaibigan. Nakaahon si Somon sa maraming gulo dahil sa makapangyarihan niyang mga kasamahan at ito ay ang mga benepisyo ng pagiging isang counter. Pagkatapos maghatid, ipinangako ni Jang Mal na aayusin ang gulo habang nakabalik na si Moon sa kanilang bahay. Pag-uwi ni Somon, ipinakita niya sa kanyang lolo't lola na kaya niyang maglakad. Nagulat sila at halatang naramdaman na ito ay isang himala. Bumuhos ang mga emosyon at halos mapaluhod ang kanyang lola sa mga sandaling ito. Niyakap siya ng kanyang lolo at lola sa sobrang tuwa. Mula naman sa taas ay palihim na pinagmasdan ni Jang Mal at Hana sila Moon. Makikitang naging emosyonal si Hana sa kanyang napanood at sinabi ni Jang Mal na namiss niya ang kanyang pamilya dahil dito. Kinaumagahan sa noodle restaurant, si Motak ay kahangahangang nag-eehersisyo bago makipag-usap kay Mayok tungkol sa kanyang nakaraan. Galit siya sa nangyari at kung paano hinawakan ang kaso niya pero hindi niya alam kung sino ang dapat sisihin. Habang ipinapakita niya ang business card kay Mayok, binanggit niya ang kanyang amnesia at kung paano ang lahat ay konektado sa isa't isa. Sinabi ni Motak kay Mayok ang tungkol sa kanyang koneksyon kay Somon at posibleng nakasama niya ang ama ni Moon ilang taon na ang nakararaan. Nagtataka siya sa mahiwagang aksidente ilang taon na ang nakakaraan at sa punto na ito ay hindi maramdaman ni Mayok na ito ay isang aksidente. Iniisip niya na ang taong muntik nang pumatay sa kanya ay maaaring ang pumatay din sa mga magulang ni Moon. Ilang sandali pa ay nakipagkita ulit si Motak sa detective at kinausap niya ito. Naging emosyonal ang detective na nagtataka kung bakit bigla siyang nagpakita. Hiniling ni Jong-yong na lumayo na ito sa kanya kasama ang pagkawala ng kanyang memorya, ngunit tumanggi si Motak sa nais ng detective.
Samantala, sa opisina ay pinag-isipan ni Kim ang mga sinabi ni Motak sa nakaraan, partikular kung paano nawala ni Motak ang kanyang telepono at gusto nitong ibalik ito sa susunod na araw. Samantala, pinakilala naman ni Kang Hanul ang kanyang sarili kay Jongyong. Siya ay isang probationary officer sa istasyon. Si Jongyong ang magiging supervisor niya sa Violent Crimes Unit. Sa paaralan, ang mga bata ay malayang nakapaglalakad kaysa dati. Sa pagdaan nila sa tambayan ng mga bully, napagtanto ni Wong Min na hindi na niya kailangan pangharapin ang mga pambubugbog at maaaring magbago na ang kanyang kapalaran. Sinabihan sila ni Moon na tumigil sa pag-iyak habang naglalakad sila papunta sa klase. Samantala, nananatiling walang pakialam si Hayoko sa himpilan ng pulisya. Pinalitan naman ng isang bagong sikat na parke sa buong mundo na itatayo na nagkakahalaga ng 80 trillion won at magbibigay ng maraming trabaho para sa mga tao sa bayan. Gayunpaman, matatabunan din ito ang kaso ni Jay Chol na pinalaya mula sa kustodiya ng pulisya. Nang maglaon, nagreklamo si Kim Jong-yong sa hepe na pinabayaan na nila ang mga thug na tulad ni Lim Jay Chol at nagtataka siya kung bakit niya ito pinapayagang mangyari. Bukang maraming katiwalian sa istasyon ng pulisya. Naiinis siya sa paraan ng paglutas nila sa mga kaso, kasama ang kaso ni Gamotak. Nararamdaman niya na may tinatago ang hepe ngunit sa ngayon, nananatili siyang galit at hindi sigurado kung paano ang mas mainam gawin. Sa halip, ay nagpa siya siyang kumilos at gawin ang kanyang sariling gawa ng paghihiganti sa pamamagitan ng pagkuha ng telepono ni Motak sa storage room at ibalik ito sa kanya. Habang ginagawa niya ito, ang mga flashback ay nagpakita kay Jongyong sa labas ng operating room nang isugod niya si Motak sa ospital. Sa kasalukuyan, ibinalik ni Kim Jongyong kay Gamotak ang kanyang lumang telepono at hiniling sa kanya na huwag muling bisitahin ang istasyon. Ipinaliwanag ni Gamotak kung paano niya babalikan ang kanyang nakaraan at iniisip kung sino ang makakausap niya. Pinigyan siya ni Jongyong ng numero para makontak niya ang forensic expert para tignan ang telepono. Si Motak ay nananatiling nalilito kung bakit siya tinutulungan ng detective, ngunit isiniwalat nito na sila ay talagang magkasintahan bago pa siya nawala ng alaala na lubos na ikinagulat nito. Sa Tyson Company, nakilala ni Chang Kyu si Chairman John na nagalit sa kanya sa pagdedroga at sinabihan siyang bumalik sa trabaho. Hindi pa rin tapos ang redevelopment project pero habang nag-uusap sila, ibinalita niya na nakita niya si Motak na sa huli ay pinaniwala ang kalukulike lang ito. Sa pagkakataon na ito ay tila malinaw na ngayon na siya ay kasangkot sa mga kaganapan sa buhay ni Motak. Samantala, ang Spirit Immigration Officer ay nag-usap at tinalakay ang emosyonal na kawalang tatag ni Moon at ang kanyang kinabukasan sa loob ng grupo. Sinabi ni Giran kay Weijen na dapat nilang alisin si So Moon dahil nagpapadala siya sa kanyang emosyon bilang isang counter. Nag-aalala siya sa buhay ng mga inosenteng tao at siya ay lumabag sa isang panuntunan. Si Moon ay dinala sa harap nila Weijen, at agad naman siyang sinundan ng kanyang mga kasama. Habang lahat sila ay eleganteng naglalakad sa harap ng pintuan, si Motak naman ay nahulog mula sa kisame. Habang naniniwala si Gira na dapat tanggalin si So Moon, ipinagtanggol ni Mayok ang kanyang kaso at ipinaliwanag kung paano niya nailigtas ang mga buhay. Malinaw na naniniwala siya na siya ay matapang at madaling makibagay. Ito ay isang madamdaming talumpati na ibinigay ni Mayok, at lahat ay nakinig. Samantala, pinakita naman ang isang sono kung saan kasama ni Mayor ang isang makapangyarihang lalaking naka-wheelchair. Malinaw na marami siyang impluensya at pabirong binanggit ng taong ito ang power play at ang mga katawang nakalibing sa lupain. Ipinaliwanag din ng matanda kung bakit gustong ituloy ng alkalde ang proyektong ito. Gayunpaman, muling pinakita si Ji Chang-shin ang masamang espiritu sa episode 1. Pinigyan siya ng kanyang misyon at ito ay ang patayin ang parehong matandang nasa wheelchair. Matapos mabigyan ng isang sobre ng ebidensya upang tumulong, nagpasalamat si Chang-shin sa kanyang itinuring na ama at nagsimula ng maghanap. Ipinakita naman si Motak na abala pa din sa pagsisiyasat sa totoong nangyari. Nakatingin ito sa mga larawang na-recover mula sa kanyang lumang telepono at nakahanap ito ng ilang mahahalagang impormasyon. Kabilang rito ay isang address na 372 Wulhuadong, tinawagan ni Motak si Jongyong at hiniling sa kanya na tingnan niya sa kanilang record ang pangalang Kim Yong Nim at nang tignan ito ay walang nakitang record ng kaso. Nang tiningnan niya ito ng mabuti ay nalaman nilang idineklara na itong patay pagkatapos ng 5 taon ng pagkawala. Pagkatapos iprint ang mga dokumentong ito, bumalik siya sa restaurant at ibinalita sa iba ang natuklasan niya. Hiniling ni Motak kay Hana na tingnan ang kanyang telepono, upang makita niya ang kanyang nakaraan at malaman kung sino ang nagtangkang pumatay sa kanya, ngunit sinabi ni Hana na hindi na ito gagana dahil nabura ang kanyang alaala.
Sinabi ni Mayok kay Motak na ihinto ang pagtingin sa kanyang nakaraan at ibigay ito sa mga pulis dahil labag sa mga patakaran ang makialam sa mga gawain ng tao. Naniniwala si Motak na ang mga taong nanakit sa kanya ay mas masahol pa sa mga masasamang espiritu at gustong niyang managot ang mga ito. Samantala, nagpa siya si Wijen na bigyan si Sungo ng isa pang pagkakataon sa kabila ng mga mungkahi mula kay Giran. Sa likod nito ay nagpa siya si Wijen na baguhin ang mga patakaran at hiniling sa kanyang samahan na hanapin ang mga detalyeng konektado sa mga magulang ni Moon. Sa kabila ng mga babala ni Mayok, nangako si Motak na mag-isa niyang haharapin ang misyon na ito. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang huling tawag sa telepono ay sa pagitan niya at ni Soguan bago siya tumalun mula sa rooftop. Pinindot niya ang numero, at sinagot ito ni Sungo na nasa labas. Sa pagtatapos ng episode, ay ipinakita ang matandang lalaki na naka-wheelchair na itinali sa kanyang tahanan. Nagsusumamo ito para sa kanyang buhay. Gayunpaman, walang silbi ang kanyang pagmamakaawa at kumuha ng gunting si Changshin at brutal nitong pinatay ang matanda hanggang sa tumalsik ang dugo sa kanyang mukha.